Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kababayan. At narito na at nalaman na ang totoong pagkatao ni Annalyn dito sa Abot Kamay na pangarap sa paghahalongkat ni Zoe at sa paghahanap ng tunay na katotohanan sa pinakatinatagong sikreto ng kanyang ama na umano'y alam ni Annalyn ay sinubukan niyang hanapin ito sa opisina ng kanyang tatay na si Dr. Tanyag. Ngunit nung malaman niya na mayroon pa palang isang anak si Dr. Tanyag sa labas, ay labis na nasaktan si Zoe na parang gumuho na ang kanyang mundo at sinabing hindi umano enough para sa kanyang ama siya at ang kanyang mami Moira. Kaya nga namang gumawa ito ng paraan na malaman kung sino nga ba ang anak sa labas ng kanyang ama. Kaya sinubukang tanungin kay Annalyn dahil alam niya na si Annalyn ay may tinatagong sikreto sa kanya at ito ang sikreto ng kanyang ama. Ngunit dininay ni Annalyn sa pagkakataong ito na anak siya ni Dr. Tanyag at kapatid niya si Zoe. Kaya nga naman labis na nasaktan si Zoe at umiyak ito ng sobra-sobra dahil sa kanyang pakiramdam na hindi siya mahal ng kanyang daddy at may mahal pa itong iba. Ngunit itong si Annalyn at hindi niya maiwanan itong si Zoe ay sinubukan niya itong i-comfort at damayan sa sakit at lungkot at depressed nararamdaman ni Zoe. At dahil dyan, kailangan niya tanungin ang kanyang nanay kung sino nga ba ang anak sa labas ng kanyang tatay. Kaya nga naman sinubukan niyang kumprontahin ang kanyang nanay at hindi ito nagdalawang isip kundi sinagot agad ang kanyang tanong na si Annalyn umano ay anak ng kanyang daddy sa labas. Kaya nga naman lalong nagalit itong si Zoe sa nalaman niya na itong si Annalyn ay anak pala sa labas ng kanyang daddy at alam ni Annalyn ngunit hindi naman sinasabi sa kanya. At dahil dyan ay kailangan niyang gumawa ng paraan para masabi kay Annalyn at isumbat ang mga ginawa ni Annalyn at hindi pagsabi sa kanya ng totoo. Samantala, sinabi naman ni Annalyn dito kay nanay niya Lynette kung ano ang tunay at kung paano nalaman ni Zoe na may kapatid sa labas itong si Dr. Tanyag. Kaya nga naman nag-alala itong si Lynette. Baka umano'y siya naman yung targetin ni Moira at ang kanyang anak. Kaya nga naman gumawa siya ng paraan na makakausap itong si Dr. Tanyag. At sinabi ni Dr. Tanyag sa itong pagkakataon ay hindi na nilang pwedeng saktan si Annalyn dahil ipagtatapat ko na sa epic na si Annalyn ay ang isa kong anak. Kaya nga naman sinubukan niyang kausapin ang kanyang tatay at sinabi niya sa kanyang tatay ang kanyang pinakasikreto na umano'y anak niya itong si Annalyn. Kaya labis naman na saya ang naramdaman ng kanyang tatay nang malaman na si Annalyn ay ang kanyang tunay na apo sapagkat ito ay mahal niya na nung unang pagkakita niya pa lang at kahit hindi pa sila magkakilala ay alam niya na napakabuti ang puso ni Annalyn dahil inalagaan siya nung siya'y nagkasakit. Hindi kagaya umano ni Zoe at ni Moira na napakasama ng mga ugali. At na dumating na nga ang pagkakataon. Nagkita muli itong si Zoe at saka si Annalyn sa kanilang trabaho at hindi na nagdalawang isip pa si Zoe na isumbat kay Annalyn ang totoo at sinabing matagal mo nang sinisikreto sa akin, traidor ka, na ikaw pala ang anak sa labas ng aking daddy. Kaya parang gumuho din ang mundo ni Annalyn nung malaman na alam na ni Zoe na siya ang anak sa labas. Kaya nga naman sinumbatan ito at pinagsasabihan ng mga masasakit na salita ngunit hindi na nga ito pinansin ni Annalyn at humingi na lang ito ng kapatawaran. Ngunit sadyang matigas talaga ang puso ni Zoe at sinabing hindi kita matatanggap na kapatid at hindi kita mapapatawad kahit kailan paman. At dumating na nga ang pagkakataon na kailangan i-announce ng APIC ang bago nilang management at kung sino yung bagong nagmamayari ng APIC.
at kailangan niya na ipakilala itong si Annalyn. Ngunit lingid sa kaalaman ni Annalyn na yun na pala ang plano ng kanyang daddy. Kaya pinapunta rin itong si Michael at saka si Lynette at ilang mamahal sa buhay ni Annalyn. Ngunit si Michael ay duda na sa pagkakataong ito na baka sabihin na umano ni Dr. Tanyag na si Annalyn ay kanyang anak ka. At dahil alam na ng kanyang tatay na si Annalyn ay ang kanyang anak, ay sinabi nang kailangan mo na ipaalam sa lahat na si Annalyn ay aking apo at ang iyong isa pang anak ka. At kinakabahan na rin si Zoe, ngunit nung nagsalita na si Dr. Tanyag ay nagulat ang lahat nung ipinakilala na si Annalyn ay ang isa pa niyang anak. Nagulantang ang mga taga-apik. Kaya abangan po natin sa susunod na mga episode. Ano ngayon ang mararamdaman ni Zoe at Moira na legal na pinakilala itong si Annalyn sa apik at legal na na kiniklaim ni Dr. Tanyag na ito ay ang kanyang anak. Yan po ang ating dapat aabangan sa susunod na mga episode ng Abot Kamay na Pangarap.